Sure ka na ba? Ha? Alam mo kuya, pag-isipan mo muna yan. Huwag boto ng boto, huwag accept ng accept. Eh mukha naman silang maayos ah. Di mo din masasabi. Hayaan mong ibahagi ko sa'yo ang 4 tips on how to vote wisely. Una, tulad ng sinabi ko kanina, huwag accept ng accept. Do a background check. Kilalanin mo muna kung sino yung kandidato na iboboto mo. Alamin mo yung kapasidad niya sa pamumuno. Pangalawa. Oh? Nakikita mo yun? Huwag kang magpapadala sa mga ganun. Maging critical ka mag-isip. Hindi lahat ng mga pangakong sinasabi nila sa publiko ay tunay at may hangaring mapaunlad ang bansa at mga mamamayan nito. Huwag magpapadala sa mga mabubulaklak na pangakong binibitawan ng mga kandidato at huwag ka din magpapadala sa malaartistahin na itsura ng mga ito. Pangatlo, alamin mo muna ang problema ng ating lipunan. Mag-search ka! Tignan mo kung angkop ba ang daladala nilang plataforma upang mapaganda at maisaayos ang ating bansa. Pang-apat at panghuli, magkaroon ka ng sariling paninindigan. Huwag kang magpapadala sa mga kakilala mo na hinihinkayat kang iboto ang mga kandidatong inendorso nila. Dapat hindi go with the flow lang. So ayun, ngayon alam mo na ang dapat gawin. Gamitin mo ang iyong karapatan upang magluklok ng kandidatong nararapat na maupo sa pwesto. Kandidatong alam at may kamalayan sa totoong nangyayari sa ating lipunan at may totoo at konkretong platapormang isasakatuparan para sa ikaayos ng sistema ng bansa natin. Ang masasabi ko lang, dapat maging malino sa iyo ang paninindigan ng isang kandidato sa pangangalaga ng buhay, karapatang pantao at kalagayang panlipunan. Ang isang kandidato ay dapat kayang tumanggap ng pagkatalo at handang maging solusyon sa halip na makadagdag sa problema. Iboto natin ang mga totoong may pakisamasa. Hindi ginagawang basehan ng socio-economic status sa pangangampanya para bumango ang pangalan. Hindi band-aid solutions lang o pansamantalang mga solusyon ang kayang gawin plataforma. At dapat sumasama sa laban kasama ang mga hanay ng mag-aaral, manggagawa, magsasaka at mga katutubo para ipaglaban ang kanilang mga karapatang pantao. At panghuli, hindi ginagamit ang kaba ng bayan para sa sariling interes. Doon tayo sa kandidato na mula sa masa, tungo sa masa. Wow, salamat! Ang laking tulong nito. Muntikan ko nang masayang ang karapatan kong bumoto. Kaya kayo, mga kapwa ko Pilipino. Imulat natin ang ating mata, talasan ang pandinig, at pakinggan ang hinaing ng bayang Pilipinas. At tanungin sa sarili kung tama pa ba ang mga nangyayari. Kasi ayaw na nga natin na dumating ang araw na gumising tayo na muli masaksihan ang patuloy na pagbagsak ng ating demokrasya. It's time to make action, especially when we can almost see the prologue of a rising dictator.